Right, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po para dun sa mga nasa G-Meet ngayon. At ganoon din po, believe i-upload po ni Brother RJ itong Bible study na to sa YouTube channel po natin. So meron po tayong YouTube channel, Cornerstone Reform Outreach. And so subscribe po kayo doon. Hello. Ayan. So subscribe po kayo doon para updated po kayo sa managanap. Kasi I believe every now and then nagpo-post po doon or nag-upload po si Pastor Angel ng mga devotions sa ating YouTube channel. So Cornerstone Reformed Outreach. Okay. So Happy Lord's Day ulit para sa ating lahat. Happy Lord's Day. So ngayong umaga na to, ako po ang inatasan na magturo para sa ating Bible study. Ang meron pong soft copy ngayon na sinend ko po sa ating GC, sa Cornerstone GC po natin. Ganon din po yung ating discussion questions na pwede po nating sagutin mamaya after po ng ating pag-aaral. Pasensya na po kung ganito po yung boses ko kasi kagaling ko lang po sa sakit. Hindi po COVID, sakit lang po. No. No. So yung ating pag-aaralan po ngayong umaga na to ay yung Section 2, Rule Number 9. Section 2, Rule Number 9. Dito po, meron pong binigay na walong verses si John Owen. Okay, and after po ng pag-aaralan po natin yung walong verses na yon, and meron pong explanation na binigay dito si John Owen sa Section 2, Rule Number 9, Duties of Christian Fellowship. And then after ng explanation, titignan din naman po natin yung motives for obeying this rule. And sa pinakahuling bahagi po ng ating pag-aaral ay magkakaroon po tayo ng discussion question. Doon po ninyo pwedeng, yung part po na yon, doon po kayo pwedeng magtanong or pwede po ninyong sagutin yung mga binigay po ni John Owen na discussion questions. So, sige po, tayo po munang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa buong linggo na kami iyong iningatan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong grasya na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin. Kahit na kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga sala. At sa sandaling to, Panginoon, sa aming pag-aaral, I pray for wisdom and knowledge, Panginoon, upang maintindihan po namin yung aming pag-aaralan this morning hanggang sa hapon, Panginoon. I pray na itago niyo ako sa iyong likuran. Kayo po ang makita dito, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Last time pinag-aralan natin yung rule number 8. No? Pero last week may nagpahinga muna tayo sa pag-aral ng duties of Christian fellowship since na meron dapat tayong visitors last week. So ang ginawa natin ay nag-review, which is maganda dahil tayo ulit na refresh sa mga sa librong to na sinulat ni John Owen, which is yung Duties of Christian Fellowship. And then, 2 weeks ago, ang nagturo po ng rule number 8 is si Brother Art. Sa section 8, ang pinag-uusapan po dito ay pagsuporta sa kapatiran through their burdens. Sabi doon, support one another tenderly and affectionately and bearing one another's burdens. Naalala ko po yung question sa discussion question na binigay dun sa rule number 8. Ang sinasabi, hindi ko maalala yung exact question, pero ang tanong doon is anong paraan or practice ng simbahan para malaman natin yung burden ng ating mga kapatid. No, naalala ko din, ako din yung sumagot doon. No, kaya ko siya naalala kasi maganda yung mga practices natin.
Ano yung mga practices natin? Meron tayong unang-una, bago tayo public worship sa hapon, meron tayong insights. No? At maganda din, meron din tayong men's mentoring at women's fellowship. No? So doon po yung places na pwede nating gamitin para pag-share ng ating mga burdens. Okay? So, dito naman, ngayon, sa rule number 8, halos magkadugtong lamang to. No? Kung doon, pinag-usapan yung burdens. Paano tayo makakasuporta sa burdens ng ating mga kapatid at paano natin sila matutulungan sa kanilang mga burdens. Dito sa rule number 9, pag-uusapan natin dito ay pagsuporta pa rin. Okay? Pagsuporta sa pamamagitan naman ng material na mga bagay. Diba? No, so sa rule number 8, pagsuporta sa somehow it's more on emotional. No? Dito naman is more on material na pagsuport para sa ating mga kapatid. Okay? So basahin po natin yung rule number 9. Muli, meron po akong sinend sa GC natin, yung outline po ng rule number 9. Section 2, rule number 9, duties of Christian fellowship. Basahin ko po. Rule number 9, believers are voluntary to contribute and share in temporary things with those who are truly poor in a way that is suitable to their necessities, wants, and affliction. Sa Tagalog po, para po mas maintindihan natin, ang mga mananampalataya ay kusang loob na nagbibigay at nagbabahagi sa mga temporal na bagay sa mga tunay na mahihirap. Sa paraang angkop sa kanilang mga pangailangan, kagustuhan, at paghihirap. Ngayon po, para po mas maintindihan po natin ng mas malalim, isa-isahin po natin yung sinabi dito sa rule number 9. Ang una po natin ditong makita, believers. Naalala ko po yung pagtuturo ni Brother Chester sa kanyang rule number 7. Tama ba, bro? Bago niya sinimulan yung kanyang topic, pinaalala niya yung believers, yung mga mananampalataya, na dapat normal itong ginagawa, yung pagtulong, or normal na ginagawa yung mga sections or rules na binigay ni John Owen dahil tayo mananampalataya. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, ine-expect sa atin na ito ay gawin natin. Pangalawa, voluntary to continue and share. Kusang loob na nagbibigay, nag-aambag, at nagbabahagi. Dito, hindi kailangang ipaalala parate. Ano? Dapat meron tayong kusang loob. Bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong kusang loob. Kaya sabi, voluntary. No? Naalala ko tuloy si Brother Richard dito, no? Naalala ko lang bigla. Na one time, may meeting tayo, nagalit siya kasi madami yung nagtuturo. No? Kaya napakahalaga sa atin bilang isang Kristiyano na nagvo-voluntary. Dahil sinasabi dito, dapat merong kusang loob. No? As brothers and sister, we should look each other. Dapat bilang mananampalataya, bilang bahagi ng isang simbahan, although hindi pa tayo simbahan, tayo pa lang ay outreach, pero pinapractice na natin yung dapat ginagawa ng bilang isang kapatid sa pananampalataya. Dapat tignan natin ang bawat isa. Hindi lang sa sinasabi natin na I care for you brother and sister. Hindi. Hindi lang doon natatapos. No? Later on, pag-aaralan natin ano ba dapat yung dapat gawin para sa mga kapatid natin. Okay? So, number 3, tignan natin dito, temporal things. Ano ba yung temporal things? Ang tinutukoy dito ay yung earthly things. Ito yung mga pang-araw-araw na pangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Okay? Ano ba yung mga yung pagkain? Ay yung pinaka mas kailangan ng ating mga kapatid, di ba? Pagkain.
Diba? No? So, ngayon, sino ang pwede nating tulungan sa ating mga kapatid? Ang sabi dito, truly poor. Mga tunay na mahirap. Okay? Ano naman ang may tulong mo para sa mga kapatid na sinasabi na mga tunay na mahirap? Ang sabi dito, in a way that is suitable to their necessities, wants, and affliction. Sa paraang angkop sa kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, at paghihirap. Okay? So, dito, iniisa natin para mas maintindihan natin yung rule number 9. Ngayon, merong binigay na 8 verses si John Owen. Punta tayo sa unang verse sa na binigay ni John Owen dito. Buklatin po natin ating mga Biblia sa 1 John chapter 3 verses 17 to 18. 1 John chapter 3 verses 17 to 18. Basahin ko po. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in the word or talk but in deed and truth. Sa Tagalog po, subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan, ito at nakita ang kanyang kapatid na nangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paano natili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na bilang isang Kristiyano, dapat nating mahalin ang ating kapwa mananampalataya tulad ng pagmamahal natin kay Kristo. At bilang sinasabi natin na mahal natin ating mga kapatid, hindi lang ito natapos sa pagsabi ng mahal kita. No? Hindi lang natapos sa pagsabi na I care for you brother and sister. Kundi mas may ipapakita natin yung ating tunay na pagmamahal pag ito'y pagkatinutulungan natin yung ating mga kapatid sa pamamagitan ng mga material din, ng mga bagay na kailangan nila. Lalo naman kung meron ka. Tulad ng sinasabi sa verse 17, if anyone has the world's goods. Ito yung sinasabi ko kanina ng mga earthly things, yung mga pangangailangan ng mga bagay ng ating mga kapatid. Tulad din sa sinasabi ni John dito na that a real love is demonstrated in action. If we go back in verse 16, sabi doon, by this, we know love that he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brothers. Tulad ng ginawa ng Diyos, he demonstrated his love. Saan? Dahil binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo para sa kasalanan ng sanlibutan. We cannot say that, Lord, I'll die for you. Kung yung simpleng pagtulong sa kapatid, eh hindi natin magawa. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, kaya kong mamatay para sa'yo, eh yung pagsimpleng pagbigay ng pagkain para sa mga kapatid natin na walang kakayahang bumili ng pagkain, hindi natin magawa, how can you say that you really love the Lord? No? So, if you really love the Lord, magsimula ka sa pinaka-simpleng gawa. Ano yun? Tulungan mo ang iyong mga kapatid. Pangalawa, buksan po natin ating Biblia sa 2 Corinthians. Chapter 9, verse 5 to 7. Sabi dito, so I thought it necessary to urge brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as willing gift, not as an exaction. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Open and close parenthesis, see the whole of chapter 8 and 9 of this epistle. Sa huling bahagi, ang sabi doon, tignan natin, ano ba yung sinasabi ng whole chapter 8 tsaka chapter 9. Tignan po natin yon. Ang pinatutungkulan sa mga kabanatang ito ay tungkol sa biyaya ng pagbibigay or grace of giving. No, kung kayo minsan ma-assign sa offering, ito yung sa tingin ko, isa to sa pinakamagandang ibahagi natin pagka tayo sa harapan tungkol sa offering. Dahil mayaman ito sa example. No, tignan po natin, in chapter 8, gusto ni Paul na magbigay ng tulong sa isang inglesya na ang pangalan ay Jerusalem Church na nakaranas ng kagutuman. Bakit sila nakaranas ng kagutuman? Dahil nagkaroon ng salot sa kanilang lugar na which is naging epekto ito ng pagkawalan ng hanap buhay ng mga kapatid. Take note, mga kapatid, mga mananampalataya. Dito din sa chapter 8, example ni Paul, yung Macedonia Church. Ang Macedonia Church ay isang mahirap na simbahan. Masabi natin, mahirap na simbahan. Hindi sila mayaman. Actually, sinasabi din dito na mas mahirap sila na mas mahirap pa yung Macedonia Church kaysa Corinto. Ngunit ang Macedonia Church, mahirap man sila sa pananalapi, pero mayaman sila sa pagtulong. So with this, in-encourage ni Paul na kahit anong na hindi batayan, kung mayaman ka o mahirap, ang pagtulong. Dapat meron tayong puso sa pagtulong bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalatay, bilang isang parte ng simbahan, dapat tayo ay merong kusang loob na pagtulong sa ating mga kapatid. In chapter 9, makita natin dito na in-encourage ni Paul yung tumulong. Tumulong for a kingdom cause. Para sa gawain ng Panginoon. Tinuruan sila or tayo ni Paul dito kung paano nga ba dapat magbigay na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi na ayon sa kagustuhan natin. Na, kaya in chapter 9, verse 5, inihanda dapat ang pagbibigay. Ito yung parating natin yung tinatopic, no? Pinag-aaralan. I believe na ituro din to ni Brother Richard, no? Sa aking pagkaalala. Dapat nire-ready natin yung ating mga sarili sa pagbibigay. Dapat handa tayo. Dapat computed sa practical na application sa pagbibigay. In verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay magaani rin ng bahagya at ang naghahasik ng sagana ay magaani rin ng sagana. Ito po ay agrarian principle na binahagi ni Paul dito. No? Kung sino man ang mag-ani ng onte, ay magtanim ng onte, ani din ng onte. Ang magtanim din ng marami, ay ani rin ng marami. Ngayon ang tanong, so pag ba magbibigay ako, ay meron din akong anihin? Pagka ba magbibigay ako ng offering, meron din akong anihin? Ito yung controversial na tanong eh, no? No? Lalo na sa mga sa dati nating simbahan, no? Totoo ba na pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kusang loob? Ang sagot doon ay oo. Pinagpapala ng Diyos. Ngunit tayo pinagpapala ng Diyos for spiritual reward and earthly blessing. Dalawa, earthly reward and earthly blessing. So, pag ba nagbigay ako, yaman ako? Pwedeng oo. Kaso nga lang, mali yung interpretation ng mga maling tagapagturo. Diba? Ang sinasabi nila, magbigay ka, yayaman ka, magbigay ka, hindi ka na magkakaroon ng problema sa financial.
Ngayon, dun yung danger noon. Kasi mali yung pag-intindi natin. Nagbibigay tayo, binibless tayo ng Panginoon para saan? For a kingdom cause. Binibless ka ng Panginoon para mas makatulong ka pa. Yun yung ibig sabihin ng verse na to. No? Sinasabi dito sa verse 7, each one must give. Each one must give. Ibig sabihin, tungkulin natin bilang isang Kristiyano na bawat isa ay magbigay o tumulong. Hindi ito parang sa school na group project. No? Na may isang gagawa, pare-pares na kayo ng grade lahat ng isang grupo. No? Hindi siya group project. Ang bibigay, no, ay tungkulin ng bawat isa. Okay? Hindi yung sabi mo, Bro Chester, pa-ride muna ng ng offering. Hindi ganun, no? Tungkulin natin, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia. Each one must, this is a must to give. Ang magbigay ng ipinasyal ng naayon sa puso dahil hindi tinitignan ng Diyos ang laki o liit. Hindi tinitignan ng Diyos yung liit o laki ng binibigay natin. Ang tinitignan ng Diyos ay yung mga puso natin. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pangatlo po, tignan po natin, Romans 12:13. Romans 12:13. Hanggang 11 naman ako, bro, no? Medyo mahaba po kasi, no? Itry ko pong tapusin before 11. So Romans 12:13. Ang sabi dito, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Sa Tagalog po, magbigay sa mga pangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Ang salitang contribute sa unang sa first word ng verse 13, contribute sa Greek word, ibig sabihin ay partnership or mutual sharing with, or which is often translated as fellowship. In the ancient Greek with of the word hospitality is literally translated love for strangers. In New Testament times, sobrang delikado yung magbiyahe or maglakbay sa maglakbay kasi madaming mga sa salitang pang kasalukuyan ay mga bandido, no? So ang ganun din, mahal din yung mga bayarin doon noon yung mga pagkatumuloy sila sa renta. So ang ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano, binubuksan nila ang kanilang mga tahanan para sa mga manglalakbay at lalong-lalo na sa mga kapwa nila mananampalataya. Ito'y isang simple ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga kapwa nating pananampalataya. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin yung mga kapatid natin. Kung yung simpleng pagtulong ay hindi natin magawa sa kanila. So dito may papakita na yung mga old Christian noon, yung mga sinuon ng mga Kristiyano noon, ay nagpapatuloy sa kanilang mga tahanan. Pinapatulog nila, doon sila nagpapahinga para pagpapakita sa pagtulong sa kapwa Kristiyano at pagpapakita sa pagmamahal sa Diyos. Sa pang-apat, Galatians 6:10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone and especially to those who are of the household of faith. Sa Tagalog, kahit habang may pagkakataon, gumawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambayanan ng pananampalataya. Malinaw na sinasabi dito, bilang isang Kristiyano, tungkulin nating tumulong. Bilang isang Kristiyano, tungkulin nating tumulong na normal sa atin ang tumulong. Sinasabi din dito
na ang pagtulong natin ay dapat walang hanggan. Okay? Di natin sasabihin na pagdating ko ng 30 or 40 years old, okay na ako, graduate na ako sa pagtulong. Hindi po ganun. No? Tumulong ka hanggat Kristiyano ka. Tama? Tumulong tayo hanggat tayo Kristiyano. Nararapat na ikaw din ay willing tumulong. Sinasabi ulit dito na lalo sa kapwa mananampalataya. No? Sa huling bahagi ng verse 10, sabi, household of faith. No? Sinasabi dito na tumulong ka lalo sa kapwa mo mananampalataya. Na also nakita rin natin sa mga previous verses. Mas nakita natin, hina-highlight na tayo, i-priority natin yung pagtulong, lalo na sa kapwa mananampalataya. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang tumulong pag hindi Kristiyano or kapwa mo mananampalataya. Ang sabi doon, tumulong ka. Pero, lalo na sa kapwa mo mananampalataya. Okay? So, sa panglimang verse, buksan po natin yung ating libro sa or Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Chapter 6 verse 17 to 19. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes and uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, the storing of up treasure for themselves as good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Ito yung huling instruction ni Paul kay Timothy para sa mga mayayaman. Okay? Instruction to ni Paul kay Timothy para sa mga mayayaman. Sinasabi ni Paul dito, charge them not to be haughty. Haughty means arrogant or mayabang. Kung ikaw ay mayaman at may kaya sa buhay, huwag tayo maging mayabang. Dahil madalas sa mga mayaman, they are tempted to look down on others. Delikado din to dahil yung mga mayaman ay mas nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan. Tama? Sariling kakayahan at sariling kayamanan. Yun po ang danger ng mga mayaman. Ngunit ang Diyos lamang ang bibigay ng seguridad ng lahat dahil nabibili ng yaman ang habang buhay. Hindi nabibili ng yaman ang habang buhay. Sinasabi ni Paul dito na para sa mananampalataya na may kaya sa buhay, nararapat lamang na gamitin natin ito sa pagtulong. Huwag sariliin dahil ito ang utos sa atin ng Diyos. Dahil ito rin ay nakatulong para sa mga mananampalataya na hindi malunod sa kayamanan ng mundo. So magandang practice sa mga mayaman to na tumulong. Merong itong magandang epekto para sa mga mayaman. Dahil sinasabi nga dito na itong practice na to ay isang way para hindi tayo malunod sa kayamanan ng mundo. Kaya dapat magbigay kung meron, lalo na kung meron. Bilang isang Kristiyano, huwag nating pangarapin o tignan ang pagtulong ay may kaakibat na kapalit. Huwag nating tignan na pagka nagbigay ka sa kapwa mo, mananampalataya, ay merong para bang nagkaroon siya ng utang na loob. Hindi dapat ganun yung view natin bilang isang tumutulong. Tayo nagbibigay or tumutulong sa ating mga kapwa-kapatid or kapwa mananampalataya kasi meron masaya tayo nagbibigay sa kanila dahil itong kagustuhan ng Panginoon. Ang pagtulong ay hindi yan investment. Huh?
Hindi yan investment na pagka naglagay ka sa stocks, diba? Sa stocks, eh pwedeng lumaki, pwede ding lumiit. Huwag natin yung tignan na ganun. No, ang pagtulong ay hindi investment. Ngunit, ito ay investment sa langit. Okay? Hindi ito investment sa mundo, ito ay investment sa kalangitan. Instead of focus on the yung kapalit na worthy things, focus on eternal life. Tumulong ka, hindi dahil inisip mo na pag tumulong ako, plus one ako sa langit. Hindi po ganun ang pagtulong. No? Hindi po ganun. Tumulong ka kasi Kristiyano ka. Tumulong ka kasi Kristiyano ka. Tignan po natin yung pang-anim na verse na binigay ni John Owen. Hebrews 13:16. Hebrews chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Sa Tagalog, huwag niyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang natapos sa pagbabasa ng Biblia. Amen? Hindi lang natapos sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbabasa ng mga books na meron tayo ngayon, hindi siya natatapos sa pag-a-attend sa mga gawain ng simbahan. Kundi pinaka-importante, isa sa pinaka-importante dito ay isabuhay lahat natin ang mga natutunan natin dito. Bilang isang Kristiyano, isa doon sa pagsasabuhay ng ating mga natutunan ay pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapwa mananampalataya. Sinasabi dito na huwag kaligtaan, ibig sabihin parating piliin ang tumulong. Parating piliin ang tumulong. Dahil ito ay nakakalugod sa Panginoon. At sa panghuli pong verse dito, sa pangpito, no? Second to the last verse na binigay ni John Owen, Leviticus chapter 25 verse 35. If your brother becomes poor and cannot maintain himself with you, you shall support him as though he were a stranger and sojourner, and he shall live with you. Kung naghihirap ang iyong kapatid at hindi kayang buhayin ang sarili, ay iyo siyang alalayan. Mamuhay siyang kasama mo bilang isang dayuhan at nakikipanuluyan. Malinaw naman ang sinasabi dito. Tignan natin ang sinasabi na hindi kayang buhayin ang sarili. Kanina sa rule number 9, sinasabi doon, contribute and share and temporary things with those are truly poor. Ito yung sinasabi ng rule number 9 dun sa truly poor, yung hindi kayang buhayin ang sarili. Ito dapat yung mga kapatid, or dapat pinaparayutin natin ng mga kapatid na tulungan. Bilang isang Kristiyano, tungkulin natin tulungan ang ating naghihirap na kapatid. Ngayon, paano natin malalaman kung siya naghihirap? Babalik ulit ako doon. Sa una kong sinabi kanina, yung example ng tulad ng tanong ng section rule number 8 na paano natin malalaman or practice ng ating simbahan para malaman natin yung burden sa ating mga kapatid. Meron tayong men's mentoring, meron tayong men's fellowship, meron tayong women's fellowship. Kaya kung may pagkakataon bilang mananampalataya, dapat hintay na nahihiya. Diba? Kasi dapat tayo, kung tayo ay naghihirap, dapat meron tayong, bukod sa, kung meron tayong tiwala sa Panginoon, dapat meron din tayong tiwala sa ating mga kapatid. Para tulungan din natin sila,
na malaman yung kalagayan natin para sila ay makatulong, doon tayo mag-open. Sabihin natin. Huwag mong sarilihin. Ha? Kaya nga merong simbahan. Part ka ng katawan ni Kristo. Part yon sa loob ng simbahan, later on sa explanation, na normal sa isang simbahan, habang buhay, meron kang mga kasama na naghihirap. Okay? Isa yung pagsusulit sa Panginoon para sa mga meron. Para sa may mga, sa madaling salita, para sa may mga pera. Pagsusulit yon para sa atin, para sa may mga pera na tumulong sa mga mahirap na kapwa mananampalataya. Dapat willing tayong magpatuloy sa kanya sa ating mga tahanan bilang paraan or bilang parang isang dayuhan. At sa huling verse po, buksan po natin sa Matthew chapter 25 verse 34 to 36. Tapos lalakto po tayo ng verse 40. Basahin ko po. Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom preparing for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Truly I say to you, as you did it to one of the least of this, my brothers, you did it to me. Ito ay yung part, this is also part of Olivet Discourse sa verse ng Matthew in Jesus or teaching ni Jesus sa Mount Olives. I believe itong verse na to ay naging part din ng verse sa rule number 8 na diniscuss din ni Brother Art. Ang sabi sa verse or chapter 25 verse 34 to 36, dito makita natin sa verse na ito yung judgment at reward ng Diyos. Sinasabi ni Jesus dito na lahat ng nasa kanang kamay, which is mga tupa or pinili, ay ang reward ay kaharian ng Ama. Sinasabi ni Jesus dito in verse 35, ang sabi dito, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at ako'y iyong pinatuloy. In 36, ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. And in 40, at sasagot ang hari at sabihin sa kanila, katotohanan ang sinabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyong ginawa. Una, makita natin dito na ito ay resulta ng grasya ng Panginoon. Maging malinaw na that the good deeds is not the root of salvation. Good deeds is not the root of salvation. It is the fruit of our salvation. This is not the basis of us to enter the kingdom of God. Makita natin in verse 40 na sinasabi ni Jesus na kung anong ginawa natin sa ating mga kapatid, ay ganun din ang ginawa natin para kay Jesus. Kasi pagkatapos ng verse 36, pagkatapos sabi ni Jesus na nung ako'y nagutom, iyong pinakain, and et cetera, in verse 34, ang sinasabi doon ng mga Pharisee or yung mga sumasalungat kay Jesus. Sabi nun, kailan ka namin pinakain, Jesus? Kailan ka namin pinainom? Kailan ka namin dinamitan? No? Ngunit ang sinasabi ni Jesus dito, kung anong ginawa mo sa iyong kapatid,
ay para mo na rin ginawa sa akin. So pagsusulit para sa atin, bilang isang Kristiyano, no? Tumutulong ka lang ba pag may nakatingin? Tumutulong ka lang ba pagka nasa loob ng simbahan? Pero isang pagsusulit ng Panginoon para sa atin to. Dahil kung anong ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, para mo na rin ginawa sa kay Jesus. At kung anumang kasamaan na ginawa mo sa kapwa mo, ay katulad na rin ng ginawa mo kay Jesus. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat hindi lang tayo tumutulong kasi sinasabihan tayo. Dapat meron tayong pusang loob. Hindi lang tayo tumutulong kasi madaming nakakita. Mas tumulong ka lalo pag walang nakakita. Usong-usong ngayon sa mga YouTuber na napapataas ng views, no? Binividyohan nila yung mga pagtulong nila. Diba? Nagiging bida sila sa kanilang mga I would say mga kaharian, nagiging hari sila sa kanilang mga kaharian dahil ayun yung tingin nilang tama. Dahil iba yung motivation nila. Ano motivation nila? Kumita ng pera. Diba? Tumutulong sila para kumita ng pera. Hindi tayo ganun. Hindi tayo parte ng mundo. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo parte ng mundo. Kung hindi tayo parte ng mundo, dapat hindi din natin ginagawa yung ginagawa ng mundo. Dapat baliktad tayo. Anong ginagawa dapat natin? Yung sinasabi ng Diyos. Tulungan mo yung kapatid mo kasi ito ang sinasabi ng Diyos. Punta po tayo sa explanation. Hindi ko na po babasahin yung nakasulat doon. Subukan ko pong i-summarize kung summarize man to or summary man to na mas binaigse. Binanggit dito yung Matthew 26:11. Binanggit din dito yung Deuteronomy 15-11. Basahin ko po yung Matthew muna, 26-11. Sapagkat lagi niyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging makasama. And in Deuteronomy chapter 15, verse 11, yamang hindi nawawalan ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. Ito po ay ang prediction ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po ay napangyari na sinabi ng Diyos na meron at meron tayong mga kasamang dukha sa loob ng ating simbahan. Bakit kaya meron? Later on, ano natin. No? Ito'y magsilbing pagsubok sa ating mga sarili at para sa kanila kung tayo'y makontento kay Kristo lamang. At kung tayo ba'y magpapasakop sa suberenya na ng Diyos. Isa itong pagsubok para sa atin bilang isang Kristiyano, may pera man o wala. Pagsubok sa mga meron. Ang tanong dito ay para saan mo ginagamit yung pera mo? Para lang ba sa pangsariling kagustuhan mo? Ito ba'y para lang ba sa pangsariling pangangailangan mo? Or para sa ikakalawak ng gawain ng Panginoon? Handa mo bang tulungan ang iyong mga kapatid? Or worse, or gamitin mo ito para mag-take advantage sa iyong mga kapatid? Kasi sa lipunan, sa mundo, pagka mas madami kang pera, mas angat ka sa buhay. Ito yung explanation or illustration ng successful. Successful ka pag madami kang pera. Hindi ganon. Bilang isang Kristiyano, hindi yon yung pagpapalarawan natin ng isang successful na tao. Bilang Kristiyano, ang success sa atin ay yung mapunta sa langit. May pera or wala. Yun dapat yung ultimate reward, ultimate success natin bilang isang Kristiyano.
Ganun din sa mga kapatid na wala. Pagsubok din to. Unang-una, abusuhin ba natin yung mga kapatid natin na tumutulong sa iyo? Ito ba yung dahilan or ito ba yung magiging dahilan ng pagloyo mo sa simbahan o sa Diyos or worse? Ito yung dahilan na kung bakit ka nagsisimba kasi merong kang ine-expect na tumulong sa iyo. Malino ba? No? Ito yung pagsubok sa mga dukha or sa mga wala. Na pagka na yung nag-iiba yung motivation mo sa pagsisimba kasi alam mo, ay nako si Brother James Bryan, bibigyan ako later ng 1,000 pesos. So, mag-church ako. Hindi dapat ganun, no? Mali yun. Mali yung motivasyon para sa mga wala. Para sa mga wala, ang motivation pa rin natin ay ang Diyos. Kaya tayo nagsisimba. Yaman, grasya na lamang kung merong tumulong sa atin. Diba? Ang priority natin sa pagbunta ng simbahan ay pag-aaral ng Diyos para magpakalalim sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ay niligtas niya tayo ng pantay-pantay, kaya naman binigyan niya din tayo ng pantay-pantay. Hindi niya hinayaan na may take advantage. Kaya naman sa Exodus 16:18, ang sabi dito, subalit, nang sukatin nila ito sa Omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis. At ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Pinapakita lang dito yung pagpapantay-pantay na ginawa ng Diyos. In 2 Corinthians 8:15, gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi nagkakaroon ng labis at ang nagtipon ng konti ay hindi kinulang. Kung mapapansin natin, Old Testament and New Testament, noon pa lang, pinagpantay-pantay na ng Panginoon kung anong meron tayo bilang isang mananampalataya. Ang pagkakapantay-pantay ng pamamahagi ay muling isinagawa noong panahon ng mga apostol dahil sa pangailangan ng simbahan. Sa gawa or Acts 4:35, mula sa kabuuan ng mga ari-arian ng mga mananampalataya ay ginawa ang pamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. At sumunod po na explanation dito, sinabi dito na may karapatan tayong gamitin o itapon ang mga gamit na pinagkatiwalaan sa atin ng Panginoon. Ang gamit ng Panginoon na gamit dito sa mundo. Ang mismong mga utos na naghihikayat sa libreng pamamahagi at kalayaan ay sapat na upang patunayan ito. Sinasabi lang dito na gawin nating example ang Panginoon, Jesus, na napakahirap or nahirapan para sa ating kapakanan. Kung tayo man ay pinagpala, ang dapat nating gawin ay tumulong. Pakainin ang nagugutom para sa ikakaglory ng Panginoong Jesus. Sabi dito ni John Owen na hindi lang dito para sa mga mayaman. Ganun din sa mga mahirap, pwede din makatulong sa pamamagitan ng gawa para sa hindi nakakagawa. In Ephesians 4:28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangailangan. At sa huling part po, ang sabi dito, meron tayong dalawang rules sa pagtulong sa loob ng simbahan. Una, ito ay may kinalaman sa kanilang sariling pangangailangan. Pangalawa, ito ay may kinalaman sa kakayahan ng iba. Ang lahat ng tulong na
binibigay ay dapat na ayon sa dalawang rule na ito. Sa kondisyon ng mga mahihirap ay tunay na gayon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 11 ang sabi dito, sapagkat noon pang pamang kami ay kasama ninyo ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho ay huwag ding namang kumain. 11, sapagkat aming na babalitaan ng ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. Kung paano tayo ay magpapaginhawa sa mga tao sa kanilang kahirapan, dapat din natin silang tulungan sa lahat ng matuwid na paraan mula sa pagiging mahirap. Ang pagpigil sa isang tao mula sa pagkahulog ay kasing awa ng pagtulong sa kanya kapag siya'y nalulumbay. Excuse me po. Ngayon, tignan po natin yung motives for obeying this rule. Meron pong limang motives in obeying this rule. Unang-una po sa number one, sabi dito, the love of God to us. Binanggit dito yung 1 John 3:16. Sabi doon, by this we know love, what He laid down His life for us, and we ought to lay down our life for the brothers. Number two, the glory of the gospel is greatly honored by it. Sa Titus 3:18 at Matthew 5:7, binanggit dito, ang sabi sa number two, ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ay lubos na pinangaralan nito. Sa Titus 3:18, the saying is trustworthy, and I want you to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. In Matthew 7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. At sa number 3, binanggit dito, ang sabi dito, the union into which we are brought in Christ with all the common inheritance promised to every believer. Sabihin, ang pagkakaisa kung saan tayo dinala kay Kristo kasama ang lahat ng karaniwang mana na ipinangako sa bawat mananampalataya. And number 4, sabi dito, the testimony of the Lord Jesus that what is done in this was is done to Himself. Binanggit yung Matthew, Matthew 25:30-40, na pinag-aralan natin kanina. Ang sabi dito sa number 4, Tagalogin ko lang po. Ang pagtotoo ng Panginoong Jesus na kung ano ang ginawa sa ito ay ginawa sa kanyang sarili. And number 5, ang huling motives for obeying this rule, ang sabi dito, the promise attached to it. May mga binanggit na mga verses dito. At sa huling paragraph, masabi dito, the means for fulfilling this rule is by appointing men. Ang paraan daw para matupad ang rule na ito ay pag-appoint sa mga kalalakihan. Binanggit yung Acts 6, 1 to, verse 1 to 6. Hindi ko na po babasahin. And ang sabi dito, who will take what is voluntary contributed by believers on the first day of the week as God has proposed them, na nakuha ng kusang loob na ibinibigay ng mga mananampalataya sa unang araw ng linggo gaya ng pagpapaunlad ng Diyos sa kanila. At ang sabi dito, and to distribute to the needs of the saints according to the
to the guidance of the church, in addition, we all ought to abound the private charitable giving at ipinabahag or ipamahagi sa mga pangangailangan ng mga banal ayon sa patnubay ng simbahan. Bilang karagdagan, lahat tayo ay nararapat sa sagana sa pribadong pagbibigay ng may kawang gawa. So, ayun lamang po yung rule number 9. Section 2, rule number 9. Meron po tayong discussion question. Sinan ko rin po sa GC. Basahin ko lamang po. Ito po yung pwede natin mga sagutin. Merong binigay na 4 tanong dito. Yung unang tanong ay, do you agree that a church today requires the function of a group of men as described by John Owen in his last paragraph above? Ayun po yung huling in-explain ko kanina, yung huling paragraph. Has you church such a group or diaconate, eldership, pastors, fan committee, or whatever other name might be used that performs this task? Number 2, for you always have the poor with you, in Mark 26:11, what obligations arise from this statement? 4, A, a church, and B, an individual believer. Hindi po yun choices, ha? Okay? No? Baka inisip niyo choices yun. Hindi po yun siya sagot. How are these obligations affected when the state provides welfare, benefits, and grants? Yung tanong po sa number 3 naman po, the rule contains the phrases truly poor and in a way that is suitable under necessities, wants, and afflictions. What do these words mean in practice? And number 4, if there are no truly poor within in particular congregation or within one's own intimate circle or family, friends and acquaintance, what should a church or individual believer do? So ayun po yung binigay na 4 na tanong. Pwede po tayong sumagot dito. Salamat po. Ay, meron pong mic na ibibigay si IT RJ. Sir, baka meron po kayong mga katanungan, subukan ko pong sagutin. Or si Pastor po sasagot. Bro, Pichard, baka may... Sis, brothers, sagot na. Pwedeng tanong, ha? Pwedeng tanong, pero mas maganda kung sagutin. Okay? Sige, Brother James. Ah, mamaya na? Okay. Ayan, si brother, ano? Brother. Para may sabihin ka eh. Wala ba? Other questions. Ayan. Okay, bro. Try ko sagutin yung number 4. If there are no truly poor
within a particular congregation or within one's own immediate circle of family, friends, and acquaintance, what should a church or individual believer do? Sa atin, medyo ano pa rin tayo rito eh, no? Sa state kasi natin, lalo na papunta pa lang tayo doon sa covenanting, pinapractice natin yung ating, tag nito yung commitment natin as an individual sa family, yung pledge. And, napaka edifying na makita na yung bawat isa is nag-commit to share their yung kanilang mga kinikita, yung kanilang pananalapi, noon saan na-exercise din yung ating pagsunod. Eh yung kung gagawin natin ito, kung sakaling wala naman talagang literally na mahirap dito yung isang kahigsang tuka, no? Para sa akin siguro, pwede nyo ako i-correct, no? Katulad nung naalala ko na na-discuss natin sa mga men's Bible reading, pinaglalaanan talaga yung ating focus doon nga. Kumbaga, yung sustain natin yung muna, ma-establish natin yung sustainable na estado ng church. Or finance. Then, ang focus nun is to support talaga yung pastor, yung kanilang pang-araw-araw na kailangan. Then, hindi natin inaalis doon yung benevolence na fund. Then, sa mga ganun, may mga benevolence na po pwede nating igamitin para sa mga kapatid natin sa ibang church or sa mga immediate family ng mga kapatid natin. Yun yung isa sa mga kumbaga kailangan maging maingat pa rin ang isang church when it comes sa yung budgeting, na hindi mako-compromise yung pangangailangan ng kapatiran. Yun nga, basta ang focus natin, yung focus nung pinakaan nito is to support yung ating immediate na brothers, brethren, na kung sakaling may mga emergency, bigay tayo ng tulong. And siguro yung masasabi ko regarding sa mga charity, siguro it's a matter of individual, personal, na kung saan, kung kaya naman talagang tumulong ng isang individual. Pero mas dapat ang focus niya is yung church muna, yung brethren. Pwede niyo akong i-correct dito, no? So, yun yung pananaw ko na kung saan ang practical din and hindi tayo hindi siya sa hindi mapupulaan, no? Kumbaga, hindi lang tayo magiging questionable na kung sa ibang tao hindi natin kakilala, tumutulong tayo, tapos sa church member hindi. Yun yung pinaka-focus nung idea, no, o yung sinasabi ko regarding doon sa even wala tayong literal na naghihikahos dito, magkaroon tayo nung sense na may kahandaan pagdating sa pagtulong. May benevolence fund, may emergency fund, or mga ganun. So, yun yung nakikita ko doon na kinukonsider ng isang simbahan. Pero hindi natin inaalis yung pagtulong sa ibang tao, pero dapat nauuna yung congregation. So, yun lang yung nakikita ko doon sa number 4.
Yan lang naman. Okay. Hindi ko muna sagot yung iba. Alright. Isa rin sa mga ano is, bilang isang Kristiyano, ang dapat natin i-priority din muna yung family natin. Kasi kung yung family natin na gugutom, pero mas nakapagbigay ka ng pagtulong sa mga kapatid mo sa loob ng simbahan or pagbibigay ng offering, hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Dapat unay mo muna yung pamilya mo para hindi magutom. Tapos, tsaka tumulong sa simbahan. Kasi ang nangyari sa atin noon, okay lang na magutom yung family ko basta makapag-tights ako. Yan. So, maling ano po yun, maling practice yun. Dapat unahin yung family. No, wag nating hayaan na magutom yung pamilya natin bago tayo ano, tumulong sa mga kapwa natin mananampala sa loob ng simbahan. Hello po, Kuya Riggs. Yung ano po, question po sa Leviticus 25:35. Yung, if your brother becomes poor and cannot maintain himself with you shall support him as though he were a stranger and a sojourner. Yung tanong ko po is, why as a stranger and a sojourner? Eh, kasi po, di ba, if we're gonna compare it, if in the aspect of relationship, mas greater po yung brother than a stranger. So, una po is why and how, dun po sa Leviticus 25:35. Na tignan na stranger. A stranger. Eh, di po ba parang mas greater na yung aspect ng brother than a stranger? And ano po yung, in what way po, as support him as though he were a stranger and a sojourner. Ayun. Okay. Leviticus 25:35 po. Sa pag-aarala ko, pero pasagatin ko muna tapos ito. Kasi ano, pagka, parang ano lang yun, parang, ang context nun, kasi parang tignan natin, pagka kasasabi dito, di ba? If your brother becomes poor, cannot maintain himself with you shall support him, so though he were a stranger. So sa Tagalog, yung alalayan, mamumuhay siyang kasama mo bilang isang dayuhan at nakikipanuluyan. Kasi ang context nun, kasi pagka stranger kasi, mas inaasikaso natin yung ating mga bisita, di ba? Kasi yung stranger na yon, hindi siya literal na stranger. So para siyang hindi siya part ng family, no? Hindi siya part ng family, pwedeng ka-church mate mo siya. So stranger siya sa loob ng bahay ninyo. Di ba pagka may mga bisita tayo, di ba sa ugali ng Pilipino, umuutang para may pakain pa. So ayun yung pagkakaalala ko na ibig niyang sabihin doon. Okay po. Thank you po. Tama naman, brother. Ano ko lang yung... Kasi yung first mention in Deuteronomy 15:7, sabi, if among you, one of your brothers should become poor in any of your towns within your land, that the Lord your God is giving you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Take care lest there be an upward thought in your heart and say, the seventh year, the year of the Lord's release, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing, and he cried to the Lord against you, and you be guilty of sin. You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him, because for this the Lord your God will bless you in all your work and in all that you will undertake. For there will never cease to be poor in the land. Therefore I command you shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in your land. So, given na, ano ulit yung question yung sa part? Stranger. Bakit stranger yung pasihan? Okay. Kasi may command rin na huwag ka magdamot sa stranger. Provide mo rin yung needs. And may idea na minsan mas generous pa tayo sa hindi natin kapatid. Sa automatic na kasi yung stranger, di natin kilala, wala tayong prior
experience, hindi pa tayo nauutangan o hindi pa tayo nasasaktan nun, hindi pa tayo na-disappoint nun. Parang mas madaling tumulong sa hindi mo kilala. Pero dito ang commandment, walang pasihan kung hindi mo kailangan i-qualify. Basta naghihirap siya, nagugutom siya, pakainin mo, bigyan mo. Hirap nun, no? Sipin mo, minsan, mas madaling tumulong nga sa walang records. Pero paano yung kapatid mo na nakasakit sa'yo, tutulungan mo pa rin ba? Ang commandment. Di tratuhin mo siyang parang hindi mo kakilala. Kumbaga, walang record of wrongs when you try to help, when you help them. Kasi sabi, pag nagsumbong yan sa Panginoon, yari ka. Diba? Kasi kapatid natin yan. Ayan. I hope na katulong din. Thank you po. Sagutin ko na lang din po yung number 3. Okay. Kaya lang may tanong ka pa. Okay na po. Thank you po. Ayun. The rule contains the praises truly poor and in a way that is suitable to their necessities, wants and afflictions. What do these words mean in practice? Nasagot mo na po siya actually in your discussion po. Pero i-mention ko na rin po kasi ang ganda pong remember nito na there is also wisdom when it comes for us helping our brothers and sisters in need. Yung dun po sa may dulong part na explanation. Yung dun po sa just as we are to relieve men in their poverty. So we ought by all lawful means to help them from becoming poor. Kasi yun dun po sa truly poor, gaya po ng nabanggit niyo nga po kanina. Baka meron namang possibility for that person na makapag-provide then for him or herself. And magandang aspect din po dito na meron din tayong obligation and we are also tasked na tulungan yung brothers and sisters natin in that aspect. Kagaya po ng name drop ko po si Ate Ann. Kasi nung naghahanap po ako ng ng work, she is, nagbibigay siya sa akin ng mga job opportunities kung saan pwede akong mag-apply. And I think that also would really help as much as in the aspect of temporal things. Kasi ang kailangan ko is work and she's giving me opportunities para po doon. Ayun lang po. Ayun. Ang ganda nun, no? Maganda rin siguro na hindi lang natin yung mga truly poor na sinasabi natin, hindi lang natin sila tulungan na bigyan ng pagkain, bigyan ng ganito, kundi bigyan din natin sila ng opportunity para kumita din sila. No, kung meron naman tayong ibibigay na opportunity para kumita sila, ba? Tulad nung sa real estate. Ne, sige. 'Di ba? Depende. Siguro dagdag ko lang kay Angelic. Ang ganda ng may mga circumstances kasi sa mahapatiran na yan, mga emergency, yung tipong alam naman natin na may kakayahan sila. Pero pag dumating sa point na na nagkaroon ng emergency, nandun dapat yung church, nandun dapat yung handa yung church na tumulong. Yun yung... yun. Tapos sasagutin ko yung number 4. Sinabi kasi dito, no, truly poor eh. Within the congregation. Paano kung walang makita na walang, yung walang kakayahan, yung nandun na sa aspect na yung masagana yung congregation, yung family, yung within circle talaga ng buong church. Ang ganda ng may mga insight na sinasabi dito sila, nabasa ko is maghanap ng kaya yung kung maalala natin sa church history sa mga first century, unang tinulungan nila yung mga widow. Yan yung kumalal natin doon. Dahil kasi yung mga time na yun, wala na talagang kaparaanan. That time, yung mga ancient believers na yung mga widow na babae ay
Kasi ang trabaho lang talaga nila is the household eh. So yung part na yung magwo-work sa ibang man talaga lugar eh wala silang ganong way. So yung sa history ganon. So sa ngayon pati mga babae pwede na mag-work ganun. Pero ayun kailangan maraming kaparaanan na ano eh na pwedeng gawin na for example merong malayong relatives yung kapatiran natin. Tapos wala siyang kakayahan. Pwede tayong tumulong sa mga ganung paraan. Na for example, yung sa pag-aaral na lang, ganun kasi mga ibang ano eh. Ganun ibang sa ibang mga church lalo na sa US, kung bakit may siguro maalala yung mga sponsors, yung mga ganun, yung mga yung word nila eh, sponsors eh. Mahilig sila sa ganun na for example, merong mag-asawa sa church tapos hindi sila makapagbuo ng anak nila. Ginagawa nila nag-sponsor sila sa ibang mga kapatiran o mga ibang pamilya na nice. Nag-help sila for example sa mga scholars yung ganun. Pero kasi ang word kasi nila sponsors. So ganun yung ginagawa nila ng way na yun, pagbabalik ng ano. Sa word kasi natin charity, benevolence. Yung word sa US kasi sponsors eh. Pero yun yung isa sa mga ano. At yun yung isang ang gandang mahita. Dati kasi ganun yung aim namin sa abilang church na although maganda naman yung hangarin pero ang ganda ng mahita na mahita yung pag-ibig ng Diyos sa mga Kristiyano na yung selfless na yung ganung attitude na maging mahita pa rin yung ano yung welfare ng ibang tao. Eh pagpapakita rin ng ano yon ng tunay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ayun yung ano ko. Sa sagot ko sa number 34. Thank you, bro. Isa din yun, idagdag ko lang din para wala nang sumagot ng number 4. Isang example din yung sa ano, sa dun sa 1 Corinthians, ay sa 2 Corinthians, yung kanina, yung kay Paul, may tatlong church para mas maintindihan natin. Yung Corinto, Jerusalem, at Macedonia. Dito, ang gusto nilang tulungan yung Jerusalem Church. Si Paul is part ng Corinto. So, isang way din yon kung sa tingin nyo na kaya yung, kung okay naman yung loob ng simbahan natin, mga kapatiran natin, eh meron din tayong puso na tumulong sa ibang church na sa tingin natin na naghihirap din no na masabi natin na meron din pinagdadaanan no na naging example ng dito yung Macedonia Church na isang mahirap na simbahan pero mayaman sa pagtulong no at sa ngayon naman na alala ko lang anong pangalan? Heart Cry Ministries, sina Pastor Paul Washer. Ang ginagawa nila ngayon, dun sa attendan nating seminar, pagdating sa missions, ang ginagawa nila, sa Valley View Baptist Church, kina Pastor Manny, tumutulong sila para panggamit sa pag-mission. Diba? So magandang, Lord willing, maging ganun din tayo na pag okay naman yung finances natin sa lalong simbahan, eh makatulong din tayo sa mga kapatid natin sa ibang simbahan din. Okay? So, meron pang number one and number two. Number one, sagot ko, yes. Agree ako. Yeah, agree ako din sa number one na sinasabi ni John Owen na kailangan may mga may pastor, may elders, may deacon, may mga deacon. Pagpapahit tayo ng pananatili ng maayos sa organize yung church. Ayun, yung ganda nun na mahita na hindi sabog-sabog yung task. Hindi si ganito, hindi si ganyan, yung ganun. So pagpapahita rin na organize and ordain yung simbahan. So ayun. Yung number 5, wala ako. Kasi wala ako. Wala pala. No? Inside. Wala. And insights.
Insights. Okay, insights. Sige, bro. Bro Evan. Ay, hindi. Sa may number two. So, yung premise kasi dito for you have always have the poor with you. So, opposite siya na number four. Premise kasi ng four, wala namang mahirap. So, paano naman kapag may mahirap sa atin, sa kongregasyon? Ano yung obligasyon na mag-a-arise sa statement na to bilang isang simbahan tsaka bilang isang individual na believer? How are these obligations affected when the state provides welfare benefits and grants? Isa sa mga, nakalimutan ko yung specific na name ng church nila, Apologia Church, kaila Kuya pangalan ng Kuya Mon, kilala mo ba yun? Jade. Ah, basta nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Kasi, kay Pastor Leonard. Ah, Castinado. Ah, kay Pastor. Okay, yun. Sabay, isa sa mga nakita kong response nila kapag may nanghihingi ng tulong. Ito yung, ano, ito yung essence ng membership na yung priority natin, yung mga nasa member. Although wala pa tayo sa membership. Pero yung totoong, ay yung mga nagpapasa ng membership, sila yung priority. Pero isa sa mga essences nakita ko doon, na pwede siya maging application ng San Church, before tumulong, may proper examination muna, ano yung reasons, valid ba yung reasons sa pag-ask niya ng tulong. Kasi, ewan ko kung aware kayo sa ganong case, sa may nagpo-proclaim siya as reform, tapos kung paano siya manghingi ng tulong sa mga believers is, ano, napakababaw ng rason. So, as a church, isa sa mga, ayun, connection din siya sa number one, kapag may specific group tayo regarding sa benevolence, sila yung mag-e-examine or magkakaroon ng a qualification kung kailangan ba tulungan yung isang believer. Kasi hindi lahat ng paghihingi ng tulong, for example, ako, hindi naman pala pera yung kailangan, but a proper management of money. So, doon pa lang makakwalify na ng isang elder na hindi pala pera yung kailangan nito. Ang kailangan nito guidance sa paano paghawak ng pera. So, andun yung sense ng isang church, yung wisdom ng church to guide yung isang believer in regards to resource. And sa individual naman, sa pagtutulong, ang ganda ng principle sa Matthew, nawala. Ano, wait lang ha, nawala eh. Basta ang sabit, Matthew 6, wait lang pa. And sa Matthew 6, 2, giving to the needy yung context. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues in the streets, that may be praised by others. So ito yung sinasabi ni Kuya Rico kanina sa poverty porn. Sila yung mga tumutulong sa media na ginagamitan ng video. Kumbaga ginagamit nila yung platform na yon para tumulong, pero in return mas malaki pa, triple. Kaya nga dapat tayong mga Kristiyano eh hindi dapat tayong nanonood sa mga ganong platform or YouTube videos, kasi sa panonood noon sinusuportahan natin yung ganong gawain. And we abhor those practices na hindi dapat natin sinusuportahan yun. So sa panonood noon, it shows support sa kanila. So that di natin sila pinapanood. And yung principle na pwede natin magamit dito as individual sa pagtulong natin, hindi dapat malalaman ng kaliwang kamay or kanang kamay. Ibig sabihin, yung closest neighbor o person na mayroon tayo, hindi dapat makakaalam sa pagtulong. Kaya siguro, kaya may part na natuwa ako sa nag-donate ng electric fund na hindi niya na binention yung name niya, sino siya. Kasi yun yung essence ng true giving, na hindi dapat siya kailangan magpakahipokrito na kailangan ma-recognize ng iba. Enough nang ma-recognize ng Diyos na nagbigay ka. At yun yung pinaka satisfaction sa pagbibigay. Siguro last yung insight na rin. Ang galing lang kasi sa John 3:16. Yung pinaka-first cause sa pagbibigay ng Diyos ng anak niya, yung love. At ang galing eh, habang dinidiscuss siya ni Kep Rico, na-realize ko na hindi pwedeng paghiwalayin yung pagmamahal tsaka yung pagbibigay. Hindi ka pwedeng magbigay ng walang pagmamahal. Hindi ka rin pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Gaya ng Diyos.
Kaya yung pagbibigay natin, nire-reflect lang natin kung paano tayo binigyan ng Diyos ng grasya, ng ng sinusustain niya tayo. Kaya ang gandang motivation na nabanggit kanina na o nga, no, bakit tayo magdadamot kung recipients din tayo ng grace? Bakit tayo magsasarado ng kamay sa kapwa nating mananampalataya kung hindi naman ganun yung ginawa ng Diyos sa atin? So, kaya yon sa pagbibigay natin, kung magbibigay naman tayo apart from love, mas magandang hindi na tayo magbigay. Kasi, nakatakot nun, sabi nga ni Pas Joseph kahapon, na baka maging judgment pa sa atin yung mga ganong means of grace. So, mas magandang may cheerful giving tayo, may show spirit. Kaya pag naita natin yung mga verse na binanggit kay Rico, sa pagbibigay may katumbas na Christian traits na attributes na may hospitality dapat, may cheerful giving, may hindi dapat malaman. May ganong kasamang statements. Kasi nga, ganon kabigat din magbigay na hindi lang tayo basta-basta nagbibigay. At napakaganda ng principle ng Christians pagdating sa pagbibigay. Ako personally, natutuwa ako kasi opposite siya sa mundo, which is, sa mundo dapat ma-recognize ang lahat. But sa atin, enough nang ma-recognize ng Diyos na nagbigay tayo. At yun, nakatuwa. Yun lang. Salamat po. Yung yung simpleng mga politicians na hindi naman nila pera yung pagpagawa ng court, nandun yung pangalan nila. Diba? Ay, lastly na pala, kuya, naalala ko sa devotional ko last time, meron doong part na gift of generosity. Sa requirement, walang requirement sa gift of generosity. Hindi mo kailangan maging resourceful or magiging rich para magkaroon ka ng gift of generosity. So, na-realize ko lang na possible ka magkaroon ng gifts kahit enough lang yung needs mo. Pwede ka magkaroon ng gift of generosity kahit sakto lang yung resource na meron ka. Kasi, nabanggit mo nga kanina, kaya Rico, na hindi nakabase sa dami or sa yaman para tumulong ka. So, ayun, napakaganda lang na hindi sa maliit o malaki. Cliche na siya nasabihin wala sa maliit o malaki. Pero totoo wala talaga doon nakabase. It's about the service na ginagawa mo bilang isang Kristiyano and may biblical giving yung tina-exercise natin, not just giving. Sige, yun lang. Salamat, bro. Sige, Bitoy. James, Mr. James Bryan. Siguro ko is add lang ako sa sinabi ni Yami Man, tsaka ni Angelic. Ay, minus na lang. Hindi, joke lang. Salamat na lang sa labor mo. Hindi, yun nga. Isa sa mga magandang practice yung tinitingnan natin yung kakayanan ng tao ng ating kapwa believer. Kung ano makaya ko makokontribute natin sa magandang practice, and isa din magandang practice yung dapat tinitingnan natin kung anong kakayahan natin para magbigay, kasi baka bigay tayo ng bigay, tayo wala na. Family natin, din natin pakain. And, ayun, may wisdom call din kasi din. Magbibigay tayo. Kailangan, merong, sa atin din, meron tayong nakukuha din. Hindi lang puro tayo bigay. Then, insight lang din sa part ng yung teuro mo, salamat sa labor. Yun is, ang ganda ng welcome, bro. Sa rich young ruler. Alam natin na yung pinapatungkulan ng kwento na yun is yung salvation ng rich young ruler. Makikita lang natin dito yung ay, nawala. Na sinabi ni Christ, sinabi ng rich young ruler kay Christ na
ano yung mga kailangan kong gawin para ma-inherit yung salvation. And sinabi ni Christ, gawin mo yung batas, gawin mo yung law, gawin mo itong mga bagay. And sinabi ng ano, pa, ng rich young ruler, nagawa na ng lahat. And then, yung part na sinabi ni Christ, benta mo. And then kung nagawa mo na yung lahat ng bagay, benta mo yung mga possession. Pamigay mo yung mga kari-kariya mo. Take note, itong rich young ruler, from the word na rich, siya yung pinamayaman. Mayaman siyang, blessed man, bad man. Ayun, mayaman. And then, bigla siya nalungkot yung sinabi ni Christ na, benta mo lahat ng ari-arian mo. Pamigay mo yung ari-arian mo. And somehow, no, ewan ko ha, minsan, no, sana hindi maging ganun na yung pagbibigay natin is, alam niyo yun, bibigay lang tayo kasi meron pang galit eh, no? Meron pang parang ayaw pang bigay eh. Mapilitan pa eh. Pwede ba to? Okay na to. Sa'yo na lang to. May sama pa ng loob eh. Then, ayun nga, dapat out of, merong love dun eh sa pagbibigay natin. Gaya ang sabi ni Evan. Sobrang laking factor, no? And siguro, yun lang din yung may aambag ko sa... Salamat na lang sa ambag mo. Ayan. Ay. Salamat. Sige, yun lang po. Salamat, guys. Tay, ano, salamat sa pag-share. Tanong daw si... May tanong ka? Tanong mo. Oo nga eh. Sa may ano lang kaya, sa Matthew 5, ang context kasi na itong passage about anger na sabi, so verse 5:23, so if you are offering your gift at the altar and there remember that you're sa something against you, leave your gift therefore before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Come, yun. Parang ang bago ka mag-offer ng gift sa Diyos, ng isang offering, dapat makapag-reconcile ka muna sa kapatid. Paano kung ano, may circumstance na galit, hindi kayo ayos ng kapatid mo, tapos urgent yung kailangan niyang needs. How can we... in pass, parang paano natin may iwasan na and then ang follow-up naman doon kung urgent, parang pilit yung reconciliation. Siguro okay. Ano, tulad din nung sinabi ni Pastor kanina, natanong din ni Angelic kanina, na ang sabi kasi doon, mamuhay kang kasama mo bilang isang dayuhan at nakikipanunuyan. So, bilang kapatid mo sa pananampalataya, unang-una, kasalanan sa atin yung hindi magpatawad. Okay? Ganun din yung hindi pag-amin ng kasalanan. Diba? So, dun pala nagkakasalanan tayo. Pero, kasalanan din naman yung sinasabi dito na tayo dapat tumulong sa taong kailangan ng tulong. So, i-treat mo siya as parang ding dayuhan na sinasabi ni Pas kanina na dapat walang record. So, tulungan mo siya na parang gano'n. Nasagot ko ba, bro? Or kailangan mo ng ni Pastor? Kaya, parang isang ko pa. Kasi yun yung issue doon eh. Salamat, brother. Ito yung ano nakakalungkot, the way we deal sin or the way we deal these things. Countless times na narinig yung wala na akong kapayapaan, bigat-bigat sa dibdib ko, di na ako makatulog, yung mga ganong nararamdaman. Pero ayaw talikuran yung kasalanan. Ayaw ko na mag-isip ng masama, ayaw kong gawin to. Eh di don't. Diba? Ganun lang kasimple. Repent of your sin. 1 John 1:9. No? 1 John 1:9. Kailangan i-confess yung sin. And confession, sabi, di ba, napag-aaral natin, ang confession ay hindi lang pagsabi ko anong kasalanan, kundi pag-agree mo na nagkasala ka. That's in agreement. Confessing to God, yes, I am a sinner. And problem doon, yung pride.
So kung ang dilemma, ano ulit yung tanong mo, bro? Paano kung urgent? Oo. Ayun. Wag, hindi. Lalo ka nagkamali nun. Kasi ang sinasabi doon, hindi yung wag ka muna makipag-ayos or wag ka na lang mag-offer. Hindi yun eh. Ang punto doon, ayusin mo. Yun yun. Repent. Yun yun dapat. At yun nga eh, every day that we are in that conflict, whatever conflict it is, and if it's sinful, araw-araw tayo nagkakasala. At walang Kristiyano in their right minds na makakatulog sa kasalanan. Imagine this, ah. If that's a scandalous sin, like fornication, infidelity to your husband or wife, talagang, ano yun, hintayin ko muna. Hindi, saka na ako magre-repent. O, nakapatay ka, ganyan. Diba, kasi we yun sabi nga ni pangalan nito, ni R.C. Sproul, what's wrong with us? We have a very low view of God and high view of our sentiments, yung nararamdaman natin. Yung nararamdaman ko. Tigil-tigilan natin, di ba? Ayusin natin. Kasi, just to be stern sa ating lahat, ano pang dahilan natin para panghawakan yung kasalanan? Di ba? Lalo kung exposed yung sin. Pero ito yung nakakainis eh. Unless hindi talagang sumabog sa mukha natin yung kasalanan. Alam mo yun, yung sabi sa kanta ni Rihanna. Rihanna nga ba yun? O si, ano, sabi niya, you're just sorry because you're caught. How about a round of applause? Alam niyo yung song na yan? Standing ovation. Yan, namimeke ka lang ng iyak mo at ano, and you're just sorry because you're caught. Nahuli ka na. Hindi dapat ganun. Kung na-expose na tayo sa mga sarili natin ng mga kapalaluan, magsisi tayo sa Panginoon. Para may blessing. Sabi mo ka, baka maging curse pa. Imbis na, ano, na-curse pa. Diba? Kasi hindi talaga tatanggapin ng Panginoon yun. Kahit pa natulungan mo yung tao, kung, eh, sige, salamat na lang. Kung ganyan attitude natin, nakakalungkot. Ayan. So again, brothers and sisters, kahit ano pang situation yan, kung meron kayong nakikitang kasalanan, deal with it. Ito yung sinasabi ko sa men kagabi. Masyado tayong maraming kailangan gawin to wallow on our sin. Diba? Na magbabad tayo, i-marinate natin yung mga kasalanan sa puso natin. It will kill us or it only proves that you are not a believer. May tanong pa, bro? Or may sagot? Question, how do we deal pa sa mga ungenuine yung pagtulong? Especially, kunyari, urgent sa, for example, ako, kailangan ko ng tuition fee, mga ano, 150K, nga gano'n. Tapos, parang ungenuine yung tuition fee mo, ah. Laki, ah. For example, yun pa, tapos ungenuine yung pagtulong. Tapos, how do we deal? Are we going to accept or... I mean, kahit ako person, di ko alam paano magre-response. Una, paano natin nasasabi kung ungenuine? Yun muna, qualify natin yun. Kasi kung ganun, ano yun eh, very trivial yung statement na yun eh. Kasi parang case-to-case basis. Una, paano natin masasabi kung hindi genuine yung pagtulong? Baka, delikado yun, kasi baka mag-fall tayo sa incorrect judgment. Diba? Baka mamaya, ikaw lang, ganun. So, dapat black and white, clear. Clear yan. So, kapag ka either sa tinutulungan or tumutulong, kailan ba to? Nung nakaraan, nung sa patio pa tayo, I've been receiving favors, gifts, mga material things sa isang hindi ko masabi kung kapatid eh. Basta isang umaattend sa church. At harap-harapan,
kahit may mga tao doon, sinasabi ko talaga, oy, no strings attached to, ah. Nanggagaling sa akin yun na nakaka-receive. Sabi ko na, oy, no strings attached. Kung may gusto kong, at alam ko, kung di ko ba, kung natatandaan ko ng tama, sinabi ko yun in public na, oy, yung may mga gustong mag, kasi sanay kayo eh, sa, ano, sa pinanggalingan church na nagbibigay, at ako, hindi naman sa sinasabi ko, hindi nagbibigay yung mga taga-Antipolo or Valenzuela ng time na yon. Hindi lang ako sanay na, bawa, may galing ng ganitong lugar, biglang may pasalubong, alam mo yun, hindi ganun yung kultura namin sa pinanggalingan namin. At nararanasan ko yun. So I have to tell na ito ay no strings attached. Hindi nyo mababribe or alam nyo yun, sa pag-receive. Ngayon sa pag-give naman, bakit important yung sabi mo kanina, hindi dapat malaman? Or ano, wag mo nang... Ibang case yung halimbawa, tinutulungan bawa sa church for stewardship, kailangan at least may record, kunyari, kung may nag-receive, ganyan, kung sino nagbigay, ganito, for record purposes. Unless, talagang sinabi, kagaya na nagbigay ng electric fan na, pastor, pinakiusap talaga niya, ayaw kong sabihin. So, doon natin natatanggal yung hindi genuine yung pagtulong, yung reluctant sila or napipilitan lang. Kasi bakit ba hindi nagiging genuine yung pagtulong? Una, napilitan. Diba? Pangalawa, may ulterior motive, may gusto siyang makuha. So, naiiwasan yun sa pagsasabi ng tama. Ito, baba, pag, kung ako ay may tutulungan, papalam ko agad, oh, wala kang tatanawing utang na loob sa akin, ha? Ano to, talagang tulong to. Wala kang hawak sa'yo. So, that's very clear. Magandang malinaw yun. And at the same time, part din naman nung tinulungan, no, yung naka-receive, yung recipient, na maging grateful, yung gratitude. No, hindi naman 'yon para maging sip-sip or alam mo 'yon yung pasyado ng anbawa. Ito kasi tinulungan ako, hindi ko pwedeng i-rebuke. Hindi ganoon. No, ganoon. Kailangan doon nagiging genuine yung pagtulong. Love must be sincere. Ano sabi doon? Hate what is evil and cling to what is good. So, I hope nakatulong yung ganoon. Okay. Goods. Paano kung hindi talaga genuine? Ay, ito. Naranasan ko yan. Hindi ako mag-name drop, no? Pero naranasan ko personal. Na may tumulong sa akin and then eventually, chinismis ako. Na ganito, ganyan. Eventually. Tapos, so, napatunayan ko di genuine. Tapos, sumunod naman, nag-aayos naman kami, pero may sumunod na naman na pagkakataon na gusto tumulong sa akin. Ulit. Tinanggihan ko na. Kasi, ayoko nang ilagay siya sa ganung posisyon ulit, na baka kahinaan niya yon na pag tumutulong siya, meron siyang in return na hinihingi or whatever, may sinasabi siya. Yun. So, para maiwasan, iniwasan ko na rin mag-receive ng tulong from other people. And okay kami. Walang problema. Na-deal naman yun. Ganun ko siya dinil. Una, in-address ko yun. Yung issue na yun na bakit ganun? Ba't may mga ganong sinabi against me? Tapos nag-sorry naman. Sunod, yung siyempre matagal interval nun, yung siguro nakita niya ulit na may pangangailangan ako at gusto ulit tumulong, tinanggihan ko na talaga dahil mahirap na. Ayoko na magkasala, mapaisip ako, at ayoko rin siyang magkasala. Alright. May 5 minutes pa. Yung unang nakareceive ako ng tulong, hindi ako humingi, sila nagkusa. So, isipin mo, genuine. Kasi hindi ka naman humingi, bigla ka na lang ano. So, second time, ganun ulit. Di rin ako humihingi, sino nag-offer. Pero, kumbaga, alam ko na. So, ingat na lang. Ayan po. Okay na po ba yung food? Yung food po, okay na. Okay, so, 5 minutes. Siguro, last na pwedeng sumagot. Or, magtanong.
Meron pa po? Inside, meron? Inside ko lang, ano, gawin natin. Sa ano, 1 John chapter 3, 17, but if anyone has the world's goods and sees his brothers in need, yet discloses his heart against him, how does God loves Biden him? So ba kung nakikita natin, nahirapan na yung kapatid natin, tapos di natin tinulungan, parang wala tayong pagmamahal. So gawin natin, yun lang. Okay. Last. Sige, last. Okay na? Wala na? Alright, so since wala na po, and okay na rin po yung food natin, pray po tayo, tapos ipag-pray na rin natin yung food. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang to, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-aaral na nangyari ngayon, Panginoon. Panginoon, panalangin ko po, tulad po ng parati namin pinapanalangin, Panginoon, tanggalin niyo po, Lord, yung aming kadamutan sa aming mga sarili. I pray that kami bilang isang Kristiyano, magampanan namin yung aming tungkulin na magmahal, hindi lang namin to sinasabi, kundi gawin namin to through the demonstration ng pagbibigay, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po dahil malaking reminder po sa amin ito bilang isang mananampalataya sa loob ng simbahan, Panginoon. Lord, sa aming papatuloy po sa gawain ngayong Lord's Day, panalangin ko po yung aming pagkain ngayong lunch. Pray na i-bless niyo po ito, Panginoon. Magbigay ng kalakasan sa aming pangatawad, Panginoon. Panalangin ko din po sa mga wala pa po dito sa simbahan, naway ingatan niyo po sila sa kanilang mga biyahe, Panginoon. And I pray for strength and wisdom sa buong sa natitirang araw na to, Panginoon, sa aming natitirang pag-aaral, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin sa kanilang Jesus. Amen. Thank you. Pakiready na po yung ano.